iPhone Sizzle, the iPhone Supremacy! How do you see your new year in 2022? Kontento ka na ba? Hanggang dyan ka na lang ba? Remember, you are meant for greater things. Ano ang plano sa 2022? Bibigyan ko kayo ng clue. So it is my honor to introduce for the first time in Ivern history, Mike Mueller Talks! Let's all welcome the leader of Inc. Supreme, the host of this theater, Supremacy, Mike Mueller! Gusto nyo dumali, gusto nyo bumilis, gamitin mo yung sistema. Have faith. Diba? Don't operate your business out of fear. Kasi lahat ng kinakatakutan mo, yun lang din ang mangyayari. Operate your business out of faith. Yun talaga, no? Pagka supply ang credibility. Alright? So, sobrang tama talaga. Tama talaga si Sir to. Okay? So ayan, no, ito po yung ano, ito po yung pioneering. So wala na yan, sarado na yan. Okay? Ito namang nasa baba, yan yung stable. No, nawala ng supplement yung mga produkto. Wala nang supplement yung supplement nila. Wala nang vitamins. Okay. So in this company, kumita naman po. No, sabi nga, kapag pinagsikapan mo naman ang isang bagay, may mararating at may ma-achieve ka pa din. No? So, before the company closed down, kumita naman po ako, no, in 5 years ng mga 6 na milyon. Not bad, no? Yun nga lang, yun nga, sarado na. Eto naman, sa sobrang wala nga kasing credibility din, ang hirap. So, I stayed with the company for 4 years and I only made roughly around 50 to 80,000 a month. Yun na yung average. No? The highest na na-experience ko doon, mga 100,000 plus. Mayabang na kami noon. Dito sa Hyper, pag nagwa 100,000 ka, push pa more. Okay. Tama, tama. Elementary ka dito, pag nag-100,000 ka, mag-aral ka pa ng mabuti. Oo. So, ayan. So, yeah, no? So, iniwan ko po yung pamilya ko just to make it, no? In an effort to make it, no? Na papalakihin pa yung aking network. Kasi nga dito sa Pilipinas, no, when you talk to 10 people, yung 8 member na. Yung 2, super negative pa. No, nireject ka pa ng 2, yung 8 member na. So, ganun na po yung estado niya. Wala ka nang pwedeng puntahan ang probinsya na masasabi mong akin to, akin ang Cavite. Yeah, ganun. Akin ang Bulacan. Yeah, wala na. May nauna na sa'yo. May opisina na doon, no? May mga training centers na sila, business center. So, wala ka nang makiklaim. So, labas po kami ng bansa. Pero even in that effort na makalabas po ng bansa, eh, sobrang naging mahirap. No? That's why, yung naging best friend ko doon, yan, literal, no? Best friend ko doon sa Nigeria. Ayan siya, si Nico. Yan. Naging roommate ko yan sa Nigeria for almost a year. No? So, nakikita ra kami sa staff house ng mga empleyado ng company niyo. So, we stayed there. We shared one room for almost a year. So, sobra naging close kami. Naging magkaibigan kaming todo. Kaya nautangan ko siya. Di ba ganun? Di ba normal yun?
So nautangan ko siya, siya ang bait niya naman, nagpautang. Okay, so pinautang niya ako, umabot ng mga 80,000 mahigit yung utang ko sa kanya. So paano ko, bakit ako nangutang? Kasi kulang yung income sa family ko sa Pilipinas. So makikita niyo dyan, pautangin niya ako, sasabihin niya sa kapatid niya, imit mo yung asawa ko. So makikita niyo, makapal ba yung hawak ni Mrs.? Hindi, as you can see sa screen, parang 1.5 lang ata yan. No? So ganun, naging mahirap yung journey ko in that company na yung kaibigan ko, nautangan ko, sinabihan niya yung kapatid niya, si Chad, andyan din si Chad, no? Sa likod. Yan. Tapos, hinatira ng 1.5. Hanggang sa naipon, naging 80,000 mahigit. And ito matindi. Umabot po ng 3 taon. That was year 2016. At nung taon na yan, nabalitaan ko na si Apsak nag-join ng iFern. Okay? So while I was in Nigeria, international networker. Oh, wala palang pera, no? Apply sa, nag-join ng iFern. Sabi ko, ano ba yung iFern na yan? No? And then, nalaman ko, Fern, and I heard rumors about Sir Tom. So, nag-feed sila sa amin ng hindi okay na balita. Siyempre, competition. Normal. Ang tingin ko, pangit si iFern that time. No? Pero, nagulat ako kasi in just 1 year, Upline Zach was already making $500,000 a month, nakabili ng Mustang, and then shopping ng shopping. By the way, Upline Zach used to be my downline in that company na pioneering. Wala na yon, di ba? So, kaya kami nagkahiwa-hiwalay. Alright. So, nung nakikita ko na he was doing well, it started getting my interest na. Ang matindi, sumama na sa kanila si Upline, Melex. Tapos sumama si Upline, Jelay. Magkakasama kami before sa company na yon. Sumama si Upline Rain, Upline Ken, Kere, no? So, from that company, and they all started making overwhelming results. No? So, mamaya po pag-uusapan natin yun lalo, no? They started buying Louis Vuitton left and right, no? They started shopping ng walang katapusan, tapos nakalagay, reward, incentive, libre, free. Paano na hindi talaga namin maintindihan? Wala yan. Paweran yan. Paweran. Hype yan. Tama, di ba? Oo. Pero, kahit na i-deny namin, inggit na kami. Lalo na yung misis ko. LB yun eh. Tama? Inggit na siya. And they started making 1 million habang ako nangungutang ng ipapadala sa pamilya ko sa Pilipinas. That's the journey. Ang matindi, umabot po na, that was 2016, right? 17, 18, 19, 3 years. 2019, we decided, iFern na. Silipin na natin si iFern. I reached out to Upline Zach, and then nag-meeting kami, and then the rest is history. Ang matindi, yung 80,000 na nahiram ko sa taon na to, na inabot ng 3 taon, hindi ko mabayad-bayaran. Sa iFern po, 3 months na bayaran ko. Dahil nabayaran ko in just 3 months, nabaliw siya. Dahil nabaliw siya, eto, kasama ko siya ngayon. Okay? At ang buong pamilya niya. Yeah. Oo, no? Tama si sir. Bayad utang is the key, okay? Now, the family is making 400 to 500,000 income from iFern a month. Okay, palakpakan naman po natin. Ngayon, nung nag-iFern na po ako, ayan, ito po ako nung nagsisimula, yung coat ko dyan, binili ko sa Ukay-Ukay sa Nigeria. Yung t-shirt ko dyan, hindi ko na matandaan eh, pero wala lang yan. Yung pants, memorable po yung pants. Ladies po yan na pants.
mukhang skinny jeans. Mukhang skinny jeans kasi pambabae talaga, literal. So, maraming hindi nakakaalam kasi yun lang ang alam namin gawin dati, pumustura. Pero hindi totoong resulta. Naka-skinny jeans, yung shoes ko dyan, regalo pa ni Upline Zack. Palakpakan naman natin si Upline Zack. But then, dahil nga, totoo ang iFern, I just followed the system. Ay, ito na po. Paganda na po ng paganda yung resulta. Grabe, ang bilis. In just one year, we were able to buy two cars. A Chevrolet Sail and my first luxury car, a Porsche Macan. Just one year po. So from June of 2019 to June 2020, yan po yung meron kami. During pandemic na po yan, nung nilabas natin yung Porsche Macan natin. Okay, and we were able to, before the pandemic, we were able to travel abroad, Taiwan, pabalik-balik po doon. I was already making, bago po ako maglabas ng Porsche Macan, by the way, now because of following the system, in just a few months, nagpa 500,000 na rin po kami ni Mrs. in a month. Okay? Just by following the system, we were able to go back and forth sa Taiwan para mag-build ng team sa Taiwan. And just because of following the system, paglabas po ng Porsche Macan, we started making 1 million a month. And then, 1 year and 4 months, dahil nga nag-go 1 million a month na kami, because of following the system and saying yes to Sir Tom, we were able... transfer to a luxury condominium in Wak Wak. 180 square meter in a luxury area also. No? Kapitbahay po namin si Sir Tom. Wow! Grabe! 1 year and in just 1 year and 4 months. And for the whole 2020, pandemic kasagsagan, nagsisimula si pandemic, ang total accumulated income namin in just 1 year, umabot po ng 12.8 million pesos. So, nag-average kami ng 1 million a month for the year 2020. And for 2021, first half, naka 9 million pesos na kami agad. So, definitely, we will beat the record from last year. Mabilis po ba? Sobrang bilis, tama po? Ngayon, maraming nagtataka, paano naging ganun kabilis? Kaya po ako nagtutok ngayon. In an effort to help many others to understand, ano po yung nagpabilis? Okay? So ready na po ba kayo? Yan. Ang nagpabilis po is what we call the iFern system. Alam nyo po, bago ko po simulan ito, sa sobrang ganda ng iFern, credible nga, tama? World class yung product, tama? Affordable pa. Sa dami ng na-encounter ko, na-expose akong networking, ginoinan ko, in-explainan ako, nire-recruit ako, sa dami. Wala pa akong nakitang kombinasyon na ganun. World class, affordable product. At sobrang credible na may-ari. Wala pa. So, dun pa lang sa mga yon, madali na si iFern. Sobrang gumaan na yon for me kasi sanay ako sa product na hindi gumagana. Sanay ako sa product na mahal. Pero pinupush namin. Eh, paano kung meron akong product na mura? Quality pa. Na pag-take nila, kinabukasan di sila gigising ng maaga. Gets nyo? Ibig sabihin, effective, tama? Sobrang dali. Doon pa lang sa factors na yon, sobrang mas madali na siya. In short, what I'm trying to tell you is, doon pa lang sa mga yon, ikayayaman mo na. Ikayayaman mo na ang pag-iFern. Doon pa lang sa mga yon.
Ang pinag-uusapan po natin ngayon, kaya po ako nasa harap ninyo, is gusto nyo po bang umaman ng mas mabilis? Nag-gets po natin? Kasi sipag lang po na ninyo, yayaman kayo sa iPhone. Yayaman. Magmi-million pa rin kayo isang buwan. Garantisado. Pero kung gusto nyo pong mangyari yung million isang buwan ng mas mabilis, follow the iFern system. Okay? So ano po ba yung... Sige po, tuloy ninyo yung palakpak. So what is the iFern system? The iFern system, para po, again, in an effort to make it so simple, ang sagot ko po dyan, the iFern system are the iFern clubs. And that's the reason why we have all these banners ng mga iFern clubs natin here in the studio right now. Kasi kung gusto nyo sagutin sa downlines natin, ano yung iFern system? Kasi dati di ko po magets. Okay? Di ko po magets. Sa totoo lang, nung una yan, talagang sunod lang ako ng sunod. Di ko naintindihan. Dahil sinunod ko, tsaka ako naintindihan. Nakuha ninyo? Nung hindi ko siya naintindihan noona pero sinusunod ko na na-experience ko yung effect niya, tsaka ako naintindihan. Dahil naintindihan ko na, kaya ko nang ipaliwanag. Nakuha natin. Okay. Again, to help you understand better. The iFern clubs, they are designed to help you reach your financial goals faster and easier. Katulad ng sinasabi ko kanina, kung gusto nyong yumaman ng mas mabilis, follow this system. Parang ano yan eh, calculator. Familiar kayo sa calculator? Nakakita na po ng calculator. Yes, si Sir Tom lagi may calculator sa desk niya. Okay? Bakit kailangan ng calculator? Para mas mabilis. Magaling na si Sir Tom sa math. Humahanga nga ako eh. Pagka bigla siyang nagko-compute, wala naman siyang calculator. Nahuhuli niya agad yung sagot, kahit pa round off yun. Hindi kaya habulin ng utak ko yung ganun. Sa to, oh, literal. Bobo ko sa math. So ang galing na ni Sir Tom sa math, pero may calculator pa rin siya sa desk niya every time. Para mas mabilis. Ngayon, pag may calculator ka, magpapaunahan kayo mag-compute ng isang problema, mathematical problem ng isang magaling sa math. May labang ka ba kung papel at ballpen lang ang gamit niya, ikaw may calculator ka? May laban ka. Nakuha natin? Yun yun. For me, that's the analogy for the iFern system for me. Gusto nyong dumali? Gusto nyong bumilis? Gamitin mo yung sistema. Okay? Yung iba kasi parang ang tingin sa sistema, gastos. Ang tingin sa sistema, uutuin sila. Hindi po. Para po gumaan yung trabaho nila at bumilis. Okay? So, let's continue. I derive three powerful principles behind the system. Again, para mas maintindihan natin siya. Bakit sobrang gumagana si iFern system? So these three powerful principles are, number one, people are attracted to success. Tama ba? Bakit maraming lalapit sa'yo pag puro LV na yung pinopost mo? Because they are attracted to success. Pag may Rolex ka na pinopost mo ng pinopost, Rolex, LV, Jordan, bili ka ng bili ng Jordan, na-attract yung tao. Tama o tama? Now, I don't, hindi po ibig sabihin na wag po kayo mag-post ng product. Yes, you can. Wag lang po palaging yun lang. Okay? Siguro kung success ng product, World Branding Award, yes. Very good. Tama? Testimony ng products, pwede din. Pero wag niyo pong tagtarin yung wall. Hindi naman po sari-sari story yung wall ninyo. Tama? At saka, I don't believe ma-attract sila sa mga may bukol, may... yun naman ng Facebook pag in-scroll mo eh. Pero open wounds, nagnanana, gumaling, may bukol, lumiit.
Tama, di ba? Eh, pag ikaw nag-scroll nun, ayaw mo na eh. Exit ka kagad eh. Pero pag nag-scroll, LV, Jordan, Masaya, Mercedes-Benz, tama? Rolex, ay! Ano kang ginagawa ng mga hayop na to? Bakit? Nag-gets po ninyo? People are attracted to success. That's why it helps us grow our business better. Because these clubs show success. Tama o tama? And ito po yung na-realize ko. Sino po ba talaga nakakaalam ng itsura ng tunay na financial success? Kasi different people have different definition ng success. Tama o tama? Pero pagdating sa success financially, sino ba talaga sa kwarto na ito nakakaalam? Si Sir Tom lang eh. Nakuha natin? Kumbaga pinanganak na siya sa mundo na yun eh. So he knows what it looks like, the toys, the Jordans, the Hypebeast, the Rolex, the watches, everything, the shopping. Mundo ng mayaman yun eh. Mundo ba natin yun? Hindi mundo ng dukha yun. Mundo ng mayaman yun. So yun ang angat na natin agad. Bakit? Kasi dinadala niya tayo sa mundo na yun. Unti-unti niyang pinapakita sa atin. Yung iba nabubulunan, so atras muna siya. Sa iba, mas willing. Sige, go. Sige, go. Para masanay tayo sa mundo na yun. Okay? Kaya kahit yung ibang company, hindi credible yung may-ari, tapos naging successful yung company nila, yumaman yung may-ari, papasok pa lang siya sa mundo na yun. Hindi niya pa rin alam. Tapos yung sara. No. Diba? Kakapasok niya pa lang, exit na agad siya eh. Diba? So he doesn't know, though, the bare bricks, the cost, the kung alam ko ano yung tamang pronunciation nun, sir. Cost? Cost? Cost. Oh, see? Diba? So, yun po yung point ko. So, he knows what financial success literally looks like. Kasi galing siya sa mundo na yun. Pinanganak siya sa mundo na yun. Lumaki siya sa mundo na yun. Tayo hindi. Siguro movie lang yun nakikita natin. Diba? So, pinagmumukha niya tayong ganun with the iFern clubs and iFern system. When you're ready. And when you're willing to follow. Okay? Next. Ito, gustong gusto ko to. People, listen to success. Tama? Parang share ko lang, no? Kasi hataw ngayon yung kapatid ko eh. He ended last month with almost 400,000 income. So, mukhang tatlong yulo ang papasok sa top 20 to 30. Yes! No? And then, she spoke with tuloy-tuloy meeting niya eh. Tapos, itong bagong group niya, puro churchgoers. So, may mga elders, no? May mga nagsabi sa kanya na, kami, hindi na ako mag-name ng ano, kami, sabi niya lang, wala naman kami masyado dyan sa mga luxury, LV, Rolex. Sabi ng kapatid ko, without fear, with conviction. Hindi po, kung nagsasalita ako dito sa harap nyo ngayon, wala akong Rolex, pakikinggan nyo ba ako? Tama o tama? These clubs, pag in-equip mo yung sarili mo ng mga bagay na ito, instant respeto po ang makukuha nyo sa tao. Nakuha natin? Regardless, sabi ko nga, sa Rolex, di ba? Regardless kung sino ang may suot ng Rolex. A Rolex watch, di ba? Natutunan ko to kay Sir Tom, sabi niya, kasi di ba marami ang mentality. Pare-parehas lang naman ang pinapakitang oras yan. Why do I need to buy sobrang mahal na relo? Why do I need to buy a luxury watch if it just shows the same time, same thing? Sabi ni Sir Tom, mali yung mindset na yun. Kasi a normal watch tells you the time. A luxury watch, especially a Rolex, tells people who you are. No? In my version, in my limited vocabulary,
A normal watch shows you the time. A Rolex watch shows you success. Kahit sino may suot eh, what, di mo alam kung ano yung background, pag nakita naka-Rolex, ay, successful tong tao na to. May pera to, may yaman to. And when they see that, they hear you. When money talks, people listen. Tama, tama. Di ba? So do you show money? Wala eh. Puripot ka eh. Ayaw mong maglabas yung pera. Hindi makita yung pera sa iyo eh. Passbook, ah. Mahirap, di ba? So, people listen to success instantly. They will open their ears, their mind, their hearts to listen to you when you show them success. Correct? Kaya nga, again, natututunan ko to because of Sir Tom. Parang sabi niya, nung bata pa lang ako, 20 years old, pinadala ako sa isang business transaction, pinagsuot pa naman ako ng relo na solid gold. Ang matanda. Ugly watch. Baduy. Pero Rolex. Pero, nung kaharap niya na yung katransaksyon niya, sineryoso siya. Kasi pang seryoso yung relo niya. Hindi pang bata. Hindi pang 20 years old. Tama o tama? So, nagkaintindihan sila. Okay? So, yun po yun. So, kinikwento ni Sir yun. He always mentors. Third, number three, success is attracted to success. The better your results, the better market you attract. Tama o tama? Kaya ang market natin pataas eh. Si Welder, nagkaroon ng lakas ng loob mag-recruit ng doktor. Bakit? Kasi nung dumating sa meeting yung dalawa, yung doktor, naka-bios. Si Welder, naka-bens. Tama? Si doktor, naka... Naka-spinsak. Technomarine, yung mga gano'n. Naka-technomarine yung doktor, dumating, naka-bios. Si Welder, naka-AP. Naka-Audemars Piguet, 2 million watch. Naka... Diba? Naka Mercedes-Benz. Pagbaba yung sapatos, LV. Naka yung belt, LV. O kaya naka Jordan shoes. Lalamunan niya yung doktor sa conversation eh. Ang makikinig yung doktor eh. Tama? Yun yung punto doon. Eh nakakatuwa niyan dahil nakinig si doktor, na-attract. No, no offense against doctors ha. Ginagamit ko lang pong example. No? No offense against doctors. Ginagamit ko lang pong example. Success is attracted to success. Kaya pataas yung market. Hindi po katulad sa amin dati, pababa yung market. Dahil hindi namin hindi namin mapapaniwala yung high profile, hanap tayo ng security guard. Recruitin na lang natin yung janitor. Yung service crew sa Jollibee, hindi ko po sinasabing huwag nyo recruitin yung mga yon. Kasi pag di nyo po nirecruit yung mga yon, walang Mike Yulo, walang Ken Kiere, walang Shansala, wala pong rags to riches story. Ang sinasabi ko lang po, if you want a better market, bumilis yung income ninyo, turo naman to ni Upline Jack sa akin. Only quality people muna. Sa umpisa. Okay? Turo na Upline Jack ko sa akin. Unahin mo muna kausapin, may credit card, may savings, di ba? May pera. Yun nga lang, paano mo kakausapin kung nagigitata ka? Tama, tama. Okay? So, hingi ka tulog sa upline mo, yung naka-iPern system na upline. Di ba? Oh. Kaya nga, kawawa yung downline na yung upline, hindi naka-iPern system. Paano yun yung tulong? Tama? Ito nga pala yung upline ko, mabait to. Ito nga pala yung upline ko, pogi ito. Ah, sipang ito upline ko. Grabe, ha? Madasalin itong upline ko, grabe. O, di ba? Makikinig? Makikinig yung prospect? Siyempre, hindi. O, pero pag sinabi, itong upline ko, part ng luxury car club.
collector na to ng Jordan kasi part siya ng Jordan. Part tong apply ko ng Louis Vuitton Club. So, inisa-isa mo yung club, no? Yun na yun. Hindi mo kailangan maging magaling mag-build up. Sabihin mo lang lahat ng club. Kung saan pasok yung apply mo, makikinig na yung prospect. Diba? Again, kaya kawawa yung downline, yung upline, hindi naka-iPhone system. Sobrang kawawa. Ha? Aray-aray. Diba? Buti sana kung papugian. Eh, kiss pa rin eh. Diba? May balat sa mukha. Paano na yun? Bebentahan ko ng ticket yun. Manood ka. Okay, so naiintindihan natin, very simple, success attracts, the people are attracted to success, people listen to success, instant respect, and success is attracted to success. So you get better market, the more na gumaganda yung resulta mo, the more na nag-iPhone system ka, paganda ng paganda yung market mo. And yung mga dukha markets, lalapit na lang yan sa'yo. Nothing against dukha market, galing po ako dyan, ha. Oh, pero, kung ikaw nga naghihirap, gusto mo yun eh. Na-attract ka dun eh, lalapit ka. Kung yung mga high profile, hindi basta-basta lalapit. Pag ikaw naman ang lumapit, kikinig sila sa'yo. Kasi nga naka-iPhone system ka. Maintindihan? Okay. Invest in yourself. It pays the best interest. No? And again, ito pong iPhone system, you can choose to follow or not. Maganda pa rin si iPhone. Maganda pa rin products ni iPhone. World Branding Award pa rin, no? 3 years. ASEAN Award, ASEAN Business Award pa rin. Malupit pa rin si Sir Tom, credible, guwapo pa rin si Sir Tom. So, yung iPhone system, you can choose to follow or not. Nasa inyo po yun. No? Meron ako mga tinuturuan, iPhone system, ayaw. Ayaw niya talaga. Ayun, lumipat na ibang kumpanya. Gusto niya daw mag-ipon. O, di kasi mag-ipon ka, dyan ka. Diba? Mag-ipon ng luha, mag-ipon ng utang. Okay? If, yan, kanino natin ito narinig? Kay Sir Tom, if you want to have more, you have to become more. Diba? So, ibig sabihin, dapat tuloy-tuloy. Upgrade, level up, upgrade, tuloy-tuloy. If you want to have more. Kung kontento ka na, kung kampante ka na nga, ang matindi, hindi ka lang magkakaroon ng mas marami, mawawalan ka pa. Yan yung unti-unti naming natututunan. The iPhone clubs are specifically designed by Sir Tom to show success. So in my understanding po, no? Actually, napaka, sinasabi ko po ito kay Sir Tom, napakaswerte natin. Ngayon, no? Yung time natin ngayon. Kasi nung unang panahon, kahit anong turo niya, kung hindi naiintindihan nung iba, hindi talaga sinusunod eh. Tama? Ngayon kasi, may resulta na. Grabe na, sumisigaw na yung resulta ng mga sumusunod sa sistema. So, mas willing nang makinig at sumunod yung iba. Dati wala pa eh. For example, ako noon, talagang hindi ko maintindihan, pero sunod lang. Okay? Which answers the question, di ba, na why Rolex? Ito na yung sinabi ko kanina. While a normal watch shows the time, a Rolex watch shows success. Regardless of who is wearing the watch. Successful yung tao na yan kasi naka-Rolex. Di ba? Yung Tagalog, ay wala pa pala. Sablay yung gaya ko, Sir Ton. More pa. Which then answers the question, why should I listen to you? No, from those three principles, bakit ako makikinig sa'yo? Yun yung prospect na
yung harapin mong prospect, may tanong yun sa utak niya eh. Ba't ako makikinig sa tao na to? Tama? In Tagalog, ito na. Pumasok rin. Oo. Alam nyo ba, realization ko lang to. Maraming hindi sumasali sa business mo. Eh, sobrang ganda niya naman. Tama-tama. Andun tuloy yung parang kung nakita niya lang talaga kung gaano kaganda. Tama? Oo. Sasali talaga kung naintindihan lang eh. Tama-tama. Di ba? May mga bagsakan pa kami dati. Pwede ko lang pairan ang mata ko sa'yo. Ah! Makita mo lang yung ganda ng opportunity na to. Tatanggalin ko yung mata ko, lilipat ko sa'yo. Makita mo lang. Tama? Yan, mga classic networker, di ba? Kasi nga walang mapakita eh. Gusto na lang tanggalin yung mata. Ilipat. Di ba? In an effort to convince that person na maganda talaga to, nakakabago naman talaga ng buhay eh. Kung naiintindihan mo lang. Kaso ayaw mo makinig. Di ba? Hindi nila naiintindihan. Ba't di nila hindi naiintindihan? Kasi hindi sila pinakinggan. Hindi kayo pinakinggan, kaya hindi naiintindihan. Bakit hindi pinakinggan? Kasi nga takot kang gumastos para sa business mo. Kuripot ka kasi. Takot ka kasi. Nakuha natin? Have faith. Diba? Don't operate your business out of fear. Kasi lahat ng kinakatakutan mo, yun lang din ang mangyayari. Operate your business out of faith. Okay? So, i-coin ko lang. Again, ang galing po ng creative team ni Sir Tom. Kudos. Thank you very much. No? Mas hype beast, mas hype ang beast. Paboritong paborito na. Tingnan naman man. Tama ba? Eto na. Matindi to. Ready na ba kayo? No? Tagapagbal. Tagapaghatid lang po ako ng tagapaghatid lang po ako ng ano ha, ng commandments ha. Tagipagbalita lang ako ha. Okay, the 10 commandments. Malupit, galing. Excited, excited? Ah! Commandment! Commandment number one. Thou shalt attend iFern events. Oo, pag di mo ginawa yan, sanction ka. Di mo kuha yung RI mo, sige ka. Because, ha? Goodbye Sodexo, goodbye luxury world, luxury points, R.I. goodbye. No? So you need to, R.I. hindi R.I. Ang galing eh, no? Tama. So thou shalt attend iFern events, always, never miss. Okay, never miss. It's a big part of the system. Paano natin iso-showcase lahat? Kung hindi ka pupunta. Tama-tama. Paano susunod yung downlines kung hindi pumunta si upline? So thou shalt attend iFern events always. Okay? Commandment number two. Thou shalt say yes upline. Yes, upline. Diba? Naalala ko dati. Okay lang ikwento, Sir Tom, yung sa bezel ni Angela. No? Sabi niya, mukhang maganda yung ano, maganda yung nagtama ng diamond bezel yung Rolex ni Angela. Sabi ko, kamot ako sa ulo. Kasi kakabili ko lang, diba? Lagyan daw ulit. So, dagdag. So, akala, dumaan din ako sa proseso na yon. Dumaan din ako. Okay? So, kamot ako ng ulo. Dagdag, 150,000. Sorry. Sir, pwede bang mag-ipon muna ng pambili ng Mercedes-Benz? Sabi ni Sir Tom sa akin. Hindi ko naman isasuggest sa'yo kung hindi makakatulong sa negosyo mo. Simula nung araw na yon, lahat ng sabi niya, yes na lang.
Yes, Lord. Yes, di ako nagtatanong. Yes, yes. Yes, ito. Maganda to. Yes, sir. di ba? So, thou shall say, yes, upline. Yes, sir, Tom lang palagi. Yes. Okay? Number three, thou shall observe the daily grind. Bakit po? Naka-hyphen system ka nga. Naka-calculator ka nga. Di mo naman pinipindot. Hindi gagana yung sistema kung hindi ka gumagana. Hindi mag-work yung system kung hindi ka nag-work. Sabi ko nga, daily grind lang. Kahit walang sistema, ikayayaman mo eh. Yun pa kayang nagde-daily grind ka na, nag-iPhone system ka pa, prosperity talaga yun. Sigurado. Okay? Number four, thou shall be an empty cup. Ganda niyan. No? Kasi one of my biggest challenge coming into iFern, downline ko dati si Apsa. Tama, tama. So isipin nyo yun. Tama? Hanggang sa sinapuso natin ito. Empty cup lang. Hindi na ako nagdala. Iniwan ko na lahat ng mga ranggo ko, yung chips on my shoulder. Iniwan ko yan. Papasok ng iFern. Thank you. Sabi ni Sir Tom, go visit upline Alex. Yes, Sir Tom. Di ba yes lang naman eh? Yes. Schedule ako. Upline Alex, pwede pumunta sa inyo? Sure, sure. Schedule na niya. Ito na yung araw ng schedule. Dating ako dun. Tinanong ako ni Upline Alex. Ni Upline Melanie. Talaga? Sabi niya. Sorry, nagaya ko. Talaga? Alam mo na to, upline, Mike. Talaga magpapamentor ka pa? Sabi ko, oo naman, upline. Ang pinakamalaki kong kinita sa networking, kahit pa sabihin mong 14 years na ako dito, 200,000 isang buwan. Yung kinikita mo, hindi ko pa yung nararanasan. Even yung nararanasan ko ngayon, sabi ko, na nag-iisang million, nagkakalahating million, first time ko itong nararanasan. Bago sa akin to. Mas matagal mo na itong nararanasan kaysa sa akin. Turuan mo ako. Alala mo yun? Gets nyo? Thou shall be an empty cup always. Diba? Have an open mind, have an empty cup. Hindi nga nang tinuturo ni Sir Tom. Level up pa from there eh. Diba? Kahit sino. Mababa, mataas, natututo siya. Ibang level yun. Ganun ka open for new things, for learning si Sir Tom. Number five, the fifth commandment. Thou shall look at rejections as opportunities. Tama o tama? Ako po, kahit na ganito na yung resulta, nare-reject pa din. Nagkataon lang, na naintindihan ko na siya, that rejections are opportunities. The more that you get rejected, the more you learn. Tama? And, tumitibay pa yung emotional muscle mo. So, umpisa talagang masakit. Hindi po tayo robot. Pero nabibuild yung muscle. Hanggang sa magkakalyo ka na. Hanggang sa everyday, you eat rejection for breakfast. And ito maganda. The more na mas marami kang rejection, mas marami ka namang sign up. Tama o tama? Ang distributor na hindi nare-reject, isa lang ibig sabihin, hindi nag-i-invite. Walang kinakausap. Kaya hindi nare-reject. Ang taong maraming pay-in, maraming direct, laging nare-reject yan. Maraming rejection yan. So kung gusto nyo, yumaman, gusto nyo magkaroon ng maraming pay-ins, directs, damihan nyo yung rejection. Tama? Kaya nga tinuturo na natin sa iPern system para ma-lessen yung rejection. Di ba? Paglapag pa lang ng LV, nakita pa lang yung relo, pagdating pa lang ng kotse mo pag-park, yes na sila. No? Wala pang RBA, yes na sila eh. So nalilessen ng iPern system ang rejection. Tapos ayaw nyo. Di ba? I-welcome nyo siya.
commandment number 6, thou shalt join the iFern clubs. So, pinaliwanag ko na bakit kailangan at para saan. Okay? So, let's proceed to commandment number 7. Commandment number 7, thou shalt follow the law of attraction and avoid negative thoughts. Ang ganda. No? So, it's very important that you believe in this principle. No? Ano to eh? Siyensya to para sa akin eh. Hindi to magic. Di ba? Parang law of gravity. Tama? Kahit ano relihiyon mo, walang pakialam si gravity. Pag tumalong ang building, hatakin ka pababa. Babagsak ka. That's the law of gravity. Ang law of attraction, science yan. Kung ano yung lagi mo iniisip, negative o positive, yun ang ma-attract mo. Tama? So mas maganda, ang i-attract mo nang i-attract, lahat ng gusto mo. Huwag yung kinakatakutan mo. Tama? Again, do not operate the business out of fear. Kasi kung ano yung kinakatakot mo, yun mangyayari. Yun yung ma-attract mo eh. Yun lagi mo iniisip eh. Yun ang lagi mo makikita. But if you attract what you want, your dreams, your desires, di ba? Kaya nga maganda talaga mag-iFern system. Sabi ko nga, sinasabi ko to lagi sa mga downlines ko. When you go to my house, nakita mo lahat ng laman ng bahay namin ngayon, mahirapan nga i-discourage ako eh. Sa dami ng laruan ko, try mo. Try mo i-discourage ako, i-negative ako. Pagpasok mo ng bahay ko, tanggal lahat yun eh. So you attract better things if you're always positive and you're in a positive environment also. Commandment number 8. Thou shall keep a millionaire's mindset. Think big. No? Tama na yung kakasabi na kahit sa sarili mo lang, your self-talk. Baka hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Sino ba ako para pangarapin ito? Let's think big. So that you will prepare yourself. Diba? It all starts in the mind. Tama? So maghahanda yan dito eh. Okay, mag-umpisa yan dito, tapos maghahandaan natin. So if you don't think big, you won't act big. Then walang big results na darating. Okay? For example, no? Nag-uumpisa yung Rolex Club sa grupo namin. O kaya, tama, Rolex Club. O kaya yung Luxury Car Club. Iniisip agad yung ano, yung monthly. Baka hindi kaya yung monthly. Tama? So hindi thinking big eh. Umpisa pa lang out of fear na. Okay? Kaya sinasabi ko sa grupo ko, don't work for your bills. Work for your dreams. Huwag mong trabahuhin yung bills mo. Kaya meron kaming tinatawag na positive-negative pressure sa grupo. Anong positive-negative pressure? Ano mas gusto mong nagtitext sa'yo araw-araw? Yung pinagkautangan mo? O yung upline mo na pinupush kang mag-top D? Magkalating million? Ano mas gusto? Yan. So, to help you think big, di ba? Patulong ka sa upline mo. Put pressure on it. Kasi pag wala yun, negative pressure ang lalapit sa'yo. Diba yung naniningil sa'yo, bills mo, si Judith, si Juna. Yan, dami yan. No? Sila yung magpe-pressure sa'yo pagdating sa pera. So mas gusto ko na ang pressure ko galing sa may hinihit ako mas malaki. Diba? Kesa pambayad nito, pambayad noon, yun yung pressure ko, pambayad nito, hindi. Kumpara sa pangarap mo, maliit lang yung mga bayarin. So kung hinihit natin, yung pangarap natin, dadaanan lang si bayarin. The expenses and the bills. Commandment number 9. Thou shall share prosperity to your downlines and to those in need. And the biggest example of that is our iFern Cares by Sir Tom and Madam Kimi.
palakpakan naman natin, no? Sobrang na-appreciate ko yung turo ni Sir Tom na pag hindi lumabas ng tama yung pera mo, lalabas sa mas sa hindi magandang bagay. Tama o tama? Diba? Kaya nga ang mga mayaman, laging may charity, may foundation, kasi gusto nila ng magandang flow. Pag masyadong, alam niyo yung mga boksingero? Boksingero. Laging nakagano. Ayaw eh, ang higpit nung hawak sa pera eh. Diba? Hindi lumalabas. So, sa dugo, blood clot na tawag dun eh. Diba? So, gusto mo na magandang cash flow, ilabas mo sa iFern system at sa iFern Cares. May sistema na, mga kapatid. No? Para maganda yung flow. Naalala ko, kaya naalala ko yung turo niyo, sir. Nakahinto ako ng stoplight. May lumapit na beggar. Dati hindi ko talaga pinapansin. Inisip ko, sindikato lang yung mga yan. Kinakato ko lang palagi. Natutunan ko pa yun. Pag kinatok mo daw dalawang beses, alis, sindikato ko yun. Oh, natutunan ko. Okay, so tuwi may ganun, tak-tak. Yes, tak-tak. Yung iba hindi umalis eh. So, basta katok lang ako ng patok. Nung nag-iFern na ako, hindi ko na inisip yun. Kasi nga naturuan ni Sir Tom eh. Basta pag may kumatok, bigay. 100, 50, basta bigay. Okay? Pinalala ko one time. Nasa ano na to, sa Benz. Tumigil sa stoplight, may kumatok, eh may kausap ako. Busy, sabi ko. Gumanon ako. Hindi maganda yung energy. So, umalis. Maya-maya may bumunggo sa aking motor. Sabi ko, ano ba naman yan? Sana binigyan ko na lang. Oo, may bumunggo sa aking motor. Gumanon yung kotse. Ano nangyari? Dumaan. Sir, wala naman pong tama. Ha? O sige. Siyempre, pipigilan mo pa ba yun? Gabi na, everything. Sabi ko. So, alam mo yun, naalala ko lang yung mga turo pag may mga ganun. Nakoconnect ko lang. Okay. So, share the prosperity to your downlines. Pag yung downlines mo, nag-perform ng maayos. Ano man lang yung konting incentive. Diba? Balik ako ng konti, no, sa iFern system. There are three sources. Yan. May tatlong sources ng iFern system. Number one, the company. Diba? Meron tayong rewards and incentives. Gusto nyo na mas mabilis. O, number two, from uplines. Follow mo. Baka may pa-incentive si upline, may pa-promo. Yan. Ang swerte ng mga downline, yung upline laging may pa-promo, may paano. Nakakabilis yun ng iFern system. Pangatlo, sarili mo. Nakuha natin? Kasi iba, okay, naintindihan ko na. Sige, pagka parating na yung RI ko, shopping na ako. Hindi po. No? Reward mo din yung sarili mo. Equip mo rin as soon as you can, equip mo yung sarili mo with the iFern system. Invest in yourself. Maliwanag? Hindi ko naman sinabing tumayagi ka ng 20 mil. Ubusin mo lahat eh. Diba? Ay pang-iFern system mo lahat. Ano man lang, kumurot ka ng 5,000, bumili kang Jordan. Reward mo yung sarili mo. Tumayagi ka naman ng 20 eh. Tama. Next week, tumayagi ka ulit ng 20. Bili ka ulit. Kumurot ka ulit ng 5,000, bumili ka ulit ng Jordan. Sinong hindi mababaliw doon kung linggo-linggo, nag-checky ka ng 20, linggo-linggo, bumili kang Jordan. Tama. New Jordans. Maglalaway na lahat ng nanonood mo, nakatingin sa Facebook mo pag ganun. Tama? And they will listen to you, they will be attracted to you, to your business, gagaan lahat. Pag sanay ka na, level up na, LB na. Kotse na. Nag-gets na din? Commandment number 10. Thou shall be a good example and inspiration to your team. No? By doing the daily grind and following the iFern system. Inspired, sabi nga ni Melanie, you should be the dream board of your downlines. Galing, no? Kasi they follow the iFern system.
So talagang tayo, sana all. Kasi gusto natin eh. Nag-inspire tayo eh. Right? Commandment number 11. Thou shalt not stop opening new lines. Galing. Diba? Grabe. Sabi ko nga si Absak, binubulungan ko siya kanina. Absak, kung hindi lang masakit likod mo, I believe nag-a-anima million ka na. Hmm. Kasi it doesn't stop opening new lines. Okay? Nakakatuwa. Kaya yung income niya, di mo ba eh. Kasi hindi siya nakaasa sa existing lines niya lang. He's continuously developing new lines and equipping these new lines with the iFern system. Kaya ang bilis eh. Galing. Lodi talaga. Okay? Kahit chill na chill lang si Upline. Di ba? Nag-bakasyon. 2 weeks Dubai. Pag-uwi, 2.4 million ang check-e. 2 weeks. Hanap talaga. Okay? And lastly, commandment number 12. Thou shall have iFern as your one and only MLM company. Yes, kasi sa ibang kumpanya, wala si Sir Tom doon. Lugi ka na kagad doon pa lang. Oo. Lalo kung walang credibility yung may-ari, talagang ipa-NBI mo muna. Bago may consider. Okay? Paimbestigahan mo muna. Kung talagang may problema ka. No? Pag may problema ka, problema mo na yun. Okay? So, thou shall have an iFern as your one and only MLM company. No? Galing, no? Commandment. The 10 commandments. Galing talaga ng creative team. Mr. Tom. Palakpakan naman natin. 1 to 12. Okay? Align to that, focus. And align to that, ha? Focus. Follow one company until successful. Galing. Ang lupit, ano? Galing. Tama! Tama talaga eh. Oo, yung iba patalon-talon eh. Parang mga grasshopper eh. Parang mga palaka eh. Okay? May hugot na naman. Right, let's watch this video. Okay, it may not work today, it may not work tomorrow, but this is the right thing and this is what I'm doing and this is what's feeding me. So that would be the best advice that I can give you, that knowing. Just believe in what you're doing. And if you don't believe in it, then you're not doing it. You haven't figured out the thing that you do best yet. When you feel it and when you know, no one can tell you. You only have to be right once. You only have to be right once. No? After 14 years of failing over and over again in this industry, isang beses lang kailangan tumama. Nahanap ko rin yun. Tamang kumpanya, na tama yung may-ari, tama ang kultura, tama ang produkto, tama presyo ng produkto. No? Hindi overpriced. You only have to be right once. And if you're already in the right company, focus, mga kapatid. Uy, may in Tagalog ulit. In Tagalog, trust your instincts. Kung alam mong tama ang ginagawa mo, believe in yourself. Do not hesitate, just do it. Kung alam mong nasa tamang kumpanya ka na, di ba? Huwag ka na ang magpigil. Itodo mo na. Itodo mo na, kapatid. Pasabugin na natin ang todo to. 2022 will be the highest, the biggest year for iFern. Naniniwala ako kay Sir Tom and I will see you all in Dubai. Tamaan ko yung MDC 2022. Okay? If you have doubts,
aralin mo muna ang sitwasyon, then work on it. I learned before that doubts are questions na wala pang sagot. Hindi itanong mo. Ang mahirap kasi yung may duda ka, sinarili mo yung duda mo. Huwag po. Huwag mong sarilinin yung duda mo. Itanong mo sa upline. Huwag mong i-share sa downline, ha? Yung iba, sinishare sa downline, sishare sa crossline. Mali. No? Basic system na yan ng networking. If you're down, go up. When you're up, pag positive, ibaba mo ng ibaba. Ihawa mo pababa. Pag negative, may duda ka, may takot ka, sa taas mo yung matuto. Itanong mo sa upline mo, itanong mo kay Sir Tom. No? So, maliwanag? Here's another video. You gotta have a plan. Everybody's got a dream. Everybody's got a goal. What's the plan? And your plan has got to have something I call the C5 complex. Your plan has got to be clear, concise, compelling, consistent, and committed. You've got to have a plan. And when you're trying to do something that you're truly passionate about, there is no plan B. Plan B sucks. Grabe. Reviewin natin yung sinabi niya. Okay? Kung gusto mong, in Tagalog, kung gusto mong maabot ang mga pangarap mo, kailangan mo ng isang foolproof plan. Your plan should be, ano daw yung C5 niya? C5 complex. Clear? Ibig sabihin sa Tagalog, malinaw? Concise? Ibig sabihin, hindi komplikado. Sabi nga ni Einstein, simplicity is genius. Pag masyadong magaling ang matalinghaga, yan, nagiging complicated yung proseso. Wag na, let's make it duplicable. No, parang sa ambassadors, di ba? And then yung iFern system. Fight for it, ilaban mo siya. Okay? Lahat gustong yumaman. Pero 99% ay hindi ginagawa ang mga kailangan para yumaman. Tama o tama? To win the war against poverty and failure, you must defeat your weak self and negative mind. Self-discipline ang kailangan. Grabe. So, kaya sobra ko pong na-appreciate yung masterclass na ginawa namin last year. Sobrang it strengthened us, no, sa pag-iisip, no, self-discipline. Talagang, grabe si Sir Tom. Hindi po madali yung ginagawa niya na i-push lahat mag-comment, tapos babasahin niya lahat ng comment. Alam niyo ba yun? Kaya kung part po kayo ng mga closed group sa FB, please participate. It will develop your discipline. It will develop yung inyong mindset. Doon kami nahubog. Kaya kahit na pandemic nung 2020, we got sharper. We got even sharper. Diba? Imbis na maging weak, we got even stronger. Thank you, sir. Thank you so much. So, eto na po, yung 3S of Team Supreme. Sa mga nagtatanong po, ano ang core values ng aming grupo? The 3S of Team Supreme. Number one, sipag. Ito po yung pundasyon ng lahat. Okay, kung wala pong sipag, walang kwenta din yung mga iFern system kung hindi mo sisipagan. Daily grind. Disiplina ang kailangan. Kasing sipag ni tumanitan. Tama o tama? No, most of you here talagang leaders na, and kita nyo kung gaano kasipag si Sir Tom. Yung work ethics niya, as in, mahihiya kang tamarin. Nakakahiya. No, yung alas 3 ng madaling araw, alas 4, may kachat pa siya. Kung hindi ikaw ang kachat niya, ako. Hindi ako, yung iba dito. Ganun lang. Lagi siyang may ginagawa. No? So, sipagan natin. Daily grind. Hindi lang sa pag-RBA, sa pag-develop niyang new leaders. Pag-mentor. No? Number 2, sistema. Ano yung pinaka-sistema? Yes, upline. Kailangan yan talaga yung sistema. No? Sa lahat ng mga organizations and everything,
Ang tawag lang naman sa network marketing, yes, upline eh. Pero sa sundalo, ano ba? Di ba hindi naman yes, upline, pero same principle. Sir, yes, sir. Tama? Kaya nga, tuwing umaga, may drill sila. Di ba? Kaliwa, 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 kanang, kaliwa, kanang, kaliwa. Harap sa kaliwa, kan. Di ba? Bakit dinidrill ng dinidrill sa kanila yun? Nasundin lahat ng utos. Kasi pag gera na, pag hindi sana yung mga tao sumunod, pag sinabi nung general or nung commander, dapa! Sasabihin nung isa, bakit? Bakit ako dadapa? Ha? Hindi tinamaan na siya sa ulo agad, patay. Red light, green light. Tama ba? Oh, sa army yun, ha? Oo. Oh. Kaya napaka-importante ng yes upline. Diba? In organizations, in order to be a good follower, a good leader, you need to be a good follower. It's an age-old principle of success. Dito ang tawag lang natin, yes upline. Okay? Yes, sir to money. Yes sa upline na yes, sir to. Dapat yung upline mo nag-iPern system. Yes, sir, Tom. Diba? Yes to the iPern system. Palakpakan naman natin. And, obey. Sabi ko nga, it's a principle of success. Obedience. Diba? Tinawag lang natin yes upline kasi network marketing. May upline, downline. But obedience brings miracle. Diba? Nga yung sabi before sa mga one of Sir Tom's Tomani Talks. Obedience is the mother of success and is wedded to safety. Sakto dun sa example ko kanina nung army. No? Pag di ka sumunod, delikado buhay mo. Pag di ka sumunod sa upline mo, delikado negosyo mo. Hindi mo alam kung lalago o hindi. Mas risky pag di ka sumunod. Okay? Obedience is an act of faith. Disobedience is the result of unbelief. Kaya nga ang tawag sa iPhone system ni Sir Tom, faith it until you make it. So ibig sabihin, hindi mo talaga kailangan maintindihan lahat bago mo sundin. Ito, effort lang po ito na mas maintindihan ninyo. Effort lang ito. Pero sa totoo lang, kahit di mo naintindihan, sumunod ka na lang. Kung talagang naniniwala ka, sumunod ka na lang. Diba? Kasi kung kailangan maintindihan mo lahat bago mo sundin, ba't kailangan pa ng faith? You don't need faith anymore if you need to understand it first. You don't need trust anymore if you need to understand it first. Tama? Magtiwala ka, manampalataya ka, sumunod ka na lang. Then, you will understand it. Mas maintindihan mo siya pag sinunod mo na muna siya. Okay? Sabi ko kanina, when money talks, people listen. When to money talks and you listen, you become rich. Uy, may original na nakalagay doon. Mike Yulo. Okay. And last S, number 3, servisyo. Paborito ko na po ito matagal na. People don't care how much you know until they know how much you care. No? So, wala pong pakialam yung downlines natin kung kano tayo kamaalam sa business until they don't know kung may pakialam ka sa kanila. No? So, spend time with them to mentor them, to get to know them, to help them in the business. Kaya ako po, natatawa ako kanina kasi basketball si Michael Jordan. Di po ako marunong mag-basketball. Pero sumasama po ako sa mga basketball games ng grupo. Dumadayo pa. Dumadayo pa kami, okay? Kahit di po ako nagba-basketball. I don't drink. Hindi po ako na umiinom. Painumin mo ako ng isang bote, hindi naman ako lasing, pero talagang namamagana ako isang bote pa lang. Oh, but nag-aaya po akong uminom. Nag-aaya po
Nag-aaya akong uminom kahit di po ako umiinom. Because I want to spend time with my downlines. I want to spend time with them. Diba? Trait na nakita ko kay Tomanitan sa lahat ng anak niya dito sa Iver. If you are being mentored by Sir Tom, you know na kahit nga sa chat lang, yung may mag-chat sa kanya, kaila-ilaliman niya, sasagutin niya pa rin. Sobrang manghang-mangha ako dun. He gives time for people who are really seeking to learn, who are really seeking na matuto, umaman, gustong magbago yung buhay. Sabi nga, your downlines are like your children, di ba? Parang mga anak natin, mga downlines. And for children, alam din natin, that they don't spell love as L-O-V-E, they spell it as P-I-M-E. The more time you spend with them, the more you get to know them, and you get chances to mentor them. Makapagtanong sila sa'yo, makapagturo ka. Tama? Yan. Kaya, ang tatak supreme ay tatap Tomani. Hindi po Mike Yulo ang supreme. Ang supreme po ay Tomani Tan. In closing, let me share with you ano po yung nagawa ng iFern as iFern itself, no, Sir Tom. Great products, affordable products, plus yung tinuturo ni Sir Tom sa atin, na iFern system. How fast, how dramatically nagbago yung buhay namin. Na hindi po gawa-gawa, totoong-totoo. So, ito po, as you can see in your screen, this was 2018. No? Yung aking bunso, na nandun din sa video, kita niyo po yung background. Sabi ko dito, happy 4th birthday to my baby princess Kendra. We love you. Nasa ibang bansa po ako niyan, 2018. No? Thank you sa handa, mamita. So hindi po ako yung nagpahanda. Even yung dress na suot niya, hindi po yan galing sa amin. No? Sa parents ng fiancé ni Utol. Okay? Kasi parang inampun nila yan. Nung wala ako, nasa ibang bansa ako, parang inampun na nila yan. Gusto na talaga nila ampunin. No? So sobrang hirap ng sitwasyon namin. Thank you sa handa, mamita. And most of all, thank you kay Lord sa lahat ng nagmamahal sa baby Kendra na. Ito yung lamesa. Ito yung lamesa na yon mismo. Kaya nagkaroon ng inspirasyon yung lamesa video namin. Nakita ninyo, that's the kitchen and the dining table. Na pag hindi mo yan inurong pagitna, tatlo lang uupo. Nakita? Yan yung handa na hindi pa kami naghanda. And then, this is what iFern gave us. This is what iFern and the iFern system, Sir Tom, ito po yung binigay. Hi! Hello! Andito na tayo! Hi, Sir Tom! Hi, Sir Tom! Ang laki na. Ano-ano yun? Ano sabi mo, baby? Ano sabi mo? We're rich. We're rich. Thank you, Sir Tom. Hi, baby. Ayan. Ang aking mga the best way. See, look at the dining table. Hi, Yeshua. Hi. Are you happy? Yeah, we can eat together. Oh. Yeah, the baby can sit properly without even thinking of suffering. Again, what did you say? Even Ate Gina is being relaxed. Is being relaxed. She doesn't even have to walk because we keep all together. Yes. Wow. Even keeps calling us. Well, she calls us, we're gonna... Yeah,
we can eat together na kasi very small po yung table namin doon sa dati. So ito, kasi sobrang cramped nung kitchen. Basta yes sir Tom lang, maaarok mo rin eventually. thank you Lord, I love you, we love you. Enjoyed our house tour. Life in Ifern. Again, I want to end the video with so much gratitude. Of course, thank you, Lord. Thank you so much. Grabe, for blessing us abundantly. Hallelujah. Sobra, sobra. More than we deserve. Okay. And of course, for blessing us with Sir Tom. Thank you, Sir Tom. Ifern, thank you. Madam Kim, thank you. Thank you so much po. We love you. We love you so much po ni Sir Tom. Ayan. And of course, Upline Zach. Thank you so much. Love you, Upline. Tara na dito. Ayun. Yun lang, no? Sobrang gratitude. Kaya doon, naiyak ako when I said, thank you, Lord. Thank you for Ifern. Thank you kay Sir Tom. And paulit-ulit ako doon, as you've heard, di ba? Yes, Sir Tom lang. Yes, Sir Tom lang. Kahit di maarok ng utak ninyo, yes, Sir Tom lang. Doon ko na patunayan na nahanap ko na yung tamang kumpanya para sa akin. Number one, when I met Sir Tom. When I met him, sabi ko, kahit anong kumpanya, gusto ni Sir Tom magtayo ulit ng bago, sama ako ulit. Wala pong problema. Bahala na, basta kung anong gusto ni Sir Tom, sama ako. I found the right company in Ifern, I found the right mentor, and gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat for giving me the opportunity to share my journey here in Ifern. I said in one post, 32 million pesos na po ang aming combined accumulated income ni Angela. In just 2 years and 5 months doing our Ifern business. Daily grind plus Ifern system equals Ifern prosperity. Thank you again, once again.
And congratulations sa Team Supreme. Can I call on upline Alejandro Tolentino here in front? Upline Ali, our presidential director sa Supreme. Big, big part ng success ng ating event today. Thank you very much. Thank you sa Team Supreme. Let me call on my wife, also the crew chief of this event. Come here. Hindi mo ba in-expect? And of course, thank you, Upline Zach. Upline, pwede kang maimbitahan dito sa harap. And of course, pwede bang maimbitahan ka rin dito? Pwede ka rin maimbitahan dito, sir. Thank you, sir. I offer this song for this sa apat na individuals na nandito sa harap ninyo ngayon. Ang signature song ng dating promoter ng Wow Magic Sing. Serenade ko lang po sila ng kaunti. Okay lang po ba? Sige. Papa Alex. But I'm finally here tonight, picking up the pieces and walking back into the light. Under the sunset of your glory, when my heart and future lies, there's nothing like that feeling when I look into your eyes. My dreams came true. When I found you, I found you. What a miracle. If you could see what I see, you're the answer to my prayer. And if you could feel the touch of you, I would know it would be clear. Angels beyond me. Speaks your name. My dreams came true. Right here in front of you. What a miracle. If you could see what I see, you're the answer to my Thank you
sponsor for Benji Upline Jack. Thank you, Supreme, Upline Ali, Upline Angela, at sa lahat po ng pumupuna ng Hyper Nation. We love you. Thank you so much. Okay. Merry, Merry Christmas. Thank you. Congratulations, everybody. Congratulations, Mike Yulo, on the first ever Mike Yulo Talks. Walang paka natin. And of course, the team of Mike, Angela, Ali, and of course, the upline, Zach Lopez. Walang paka natin. Ang supremacy. Merry Christmas, Hyper Nation, and a prosperous new year will come from you continuing to work hard during this entire December. And I will see you in Bali, Sintu, and I will see you in Dubai. Are you ready for the battle cry? So 2021! So 2021! Thank you!